Hello guys sa mga nagpapalakas ng motor dyan, sa mga tuti na Honda Dio, ito po yung magandang gawin natin para mapalakas natin yung ating motor. May kinalaman to sa mga porting na kung makikita nyo yan, bali nakatabas na dito para sa pang 54mm, halos close na sa tornilyo yung pagka reborn na uupuan ng skirt ng black natin yan. Advice ko lang sa mga nagpo-port at nagpapalakas ng pang-open, dapat hangga't maaari ititira pa rin itong mga palikpik na to yan, huwag niyong tatanggalin dahil malaking tulong niyan para lumakas ang motor. Kung makikita nyo ito, bali sarado pa to pagka sa 50cc, tsaka to sarado pa. Pero nung nag 125, siyempre dadaan ng connecting rod dito na stroker, medyo babawas tayo dito, tsaka siyempre dito sa boost port nya kailangan nating tanggalin dahil talagang dyan dadaan yung connecting rod. So ina-advise ko na huwag tatanggalin yung mga palikpik dito na apat hanggat maaari, dahil ito yung nagko-control ng hangin. Pagka nakapasok ang hangin dyan sa loob at umikot, isinasama ng sigunyal uli galing doon sa connecting rod para iikot siya, iikot siya ng ganito, paliklockwise, iahagis niya yung pressure papuntang black, papunta doon sa pinaka transfer port, para kumbaga itong pressure natin nagkaroon siya ng magandang direksyon. Kaya ganyan dapat ang porting niyan, dahil hangga't maaari yung direksyon ng hangin papuntang boost port o transfer port ay pinapalakas natin, at hindi natin ina-advise na tanggalin to para makontrol natin yung pressure na sa tamang direksyon lang siya iikot, hindi kung saan-saan sabog. Tapos para makuha nyo yung tamang lakas ng makina, hindi ito magkakaroon ng problema sa pagtono. Kasi pwede naman tanggalin yan, pero pahihirapan ka sa tono, maghihingi ng maraming gas kasi masyado ng bulky yung loob mo. Pag bulky na yung loob, yun, tapos magkakaroon siya ng low compression sa loob, mahirapan siya mag-i-inject ng pressure papuntang boost port sa mga transfer port niya sa intake ng block, mahirapan siya. Kumbaga, konti lang yung mga receiving, kaya yung aggressive ng makina mababawasan at mahirapan ka magpalakas o magpag-aggressive dun sa tono ng makina. So para maging malakas siya, kailangan hanggat maaari yung pressure dun sa loob, kontrolado natin, minimal. Tapos syempre, yung papasukan ng hangin papuntang intake, kailangan lalakihan ng mga to. Yan, ipoporting natin yan. Yan, kung nakikita nyo yan, napakalaki na ng porting yan. Bali, mapapasok na yung daliri dito. Yan. Pasok na yung daliri. Dito wala pa. Dito papasok. Yan. Medyo okay na yan. Ipapinal na lang natin yung magaspang dyan. Malaking butas na to. Ito hindi ko pa binabawasan. Hindi ko ina-advise na babawasan to kahit konti, para maging matibay yung upo ng intake mo dyan tsaka black. Dahil malakas ang vibration ng motor. Pangaring ito, magkakaroon ng bending, hihina, pinagagalingan ng mga singaw. Tapos ito, kakalasin natin. Yan. Ito hanggat maaari, ito gagamit tayo ng oil plug dito. Hindi rin to pwedeng naka-open ito ng ganito. Pag pinasok natin dito yung oil plug, dapat sarado tong area na to.
Yan, dapat sarado para yung pasok ng compression na niya sa intake eh mas magiging aggressive para maibos niyang malakas papunta mga transfer port. Kasi yung sa mga ano niya porting niya papuntang transfer port ng block eh kailangan nating malakas na pressure para magkaroon tayo ng malakas na combust na may kasamang air and fuel na para dapat napakalakas ng pasok niya doon para pagka kinombust ng compression lalabas very powerful yung engine natin. Tandaan niyo mga katuti, dapat itong oil plug na to sarado hanggat maaari. Pwede pong isara ito sa pamagitan ng epoxy o merong nabibiling oil plug na original na tinitinda ng mga TWH para ilalagay natin dito. Kailangan hanggat maaari sarado to para yung gigil ng makina malakas, kasi kung popondohan lang ng hangin yan at saka gasolina, masyadong malakas ang ano mo sa loob, masyadong malaki yung clearance mo pala, eh walang gigil yung makina dahilan sa bukas pa to. Yung iba kasi linalagyan lang dito ng parang seam or linalagyan lang ng piso dito, tapos the rest dun sa butas na yun sarado na. So popondohan lang ng hangin at gasolina yan. Pag pumondo dyan, yun magkokos yan ng low pressure para mahina siyang mag-charge papuntang transfer port ng block. Kaya ina-advise ko sa mga mahilig na kamukha ko sa tuti o gumawa ng motor na 2-stroke, kaya hanggat maaari, isisild natin yung loob ng area ng intake o iniikutan ng ating crankshaft. At kung nakita nyo, meron tayong mga klasing sigunyal na tinatawag nilang puno o full metal. Tapos meron tayong mga parang half metal lang siya. Tapos the rest, may bakal na makapal dun sa kabila. Or yung iba naman, may plastic or ano. Yung mga puno na tinatawag o full metal na mga sigunyal. Bali, naka-static balance na yon sa factory. Inano nila, inayos na nila. Kung titignan mo bakit merong full metal, merong wala, kasi yung walang full metal bali wala namang problema dun sa hindi siya full metal tsaka full metal siya, pero sa performance syempre may pinagkaiba yun. Yung pinagkaiba ng full metal, ang pinagkaiba ng full metal syempre ito, ganito yung ano niya, yung kinalabasan niya, kung ano yung sukat niya dito sa ilalim niya at papunta dito, ganito rin yung sukat niya dapat. Gaya nito, half lang siya. So bali ang tendency nito, syempre hindi siya masyadong compact sa pressure pag nandun na siya sa loob ng crankcase, kasi hindi nga siya full metal. So yun nga, magkakaroon ng malaking volume dun sa loob pag pinasukan siya ng gasolina tsaka pressure. So hindi siya ganun kadaming pressure na marireceive na i-deposit sa loob, bali medyo low pressure sa loob. So ngayon pagka ito naging full metal na dapat ganito lahat ang sukat niya, yan, siyempre walang masyadong space dun sa loob, bali mag high pressure dun sa pinakaloob. Kaya pag nag-insert siya ng compression pagbaba ng piston natin papuntang crankshaft, pagbaba niya yun naman ang inject niya ng pressure papuntang transfer port ng block. Napakabilis niya mag-inject ng pressure para makapag-build siya ng compression pataas, dahil nga yung ano niya, space niya sa loob ng makina konti na lang. Yan lang naman ang advantage ng full metal dun sa half metal. Ito, stock to. Mga stock, ganyan talaga sila. Ang unang design. Tapos, nung ginawang racing, dapat ganito na po, mga katuti. Yan. Ito, bali, stroker to, pero hindi siya, ano,
Yan, nakikita nyo. Hindi siya full volume, pero ito yung kakas ako kasi panturing-turing lang para pambiyahe-biyahe lang. Pwede rin naman itong pandrag, pero syempre, ito tonurin natin para pwede siya sa pandrag. Pero siyempre, kung naka-full metal to, mas gigil na gigil ang compression nito. Kaya yung RPM nito aggressive kung full metal ang gagamitin natin. Mas maganda yon kung pag drag race, advice talaga, kailangan full metal or full volume ang gagamitin. Mas maganda yon para madali siyang makapag-create ng compression sa loob at madali niyang ma-inject papuntang transfer port to compression. Ma-build niya kagad ng compression na napakataas pag intact ng spark, sandali tatakbo ng napakatulin yung makina natin at napakalakas. Yan lang naman po ang advantage ng full metal or full volume sa mga hub na ganito na mga crankshaft. Pero malakas din naman po to, syempre kung baga iba lang siguro talaga yung design nito dun sa mga talagang racing parts. Yan, meron tayong MH na black. Lalagay natin yan. Bali, nalaglag. Yan, natanggalan ng tenga. Ayan, hindi pa yun na napaporting. Wala pang nababawas.